Maswerte nga bang maging anak ng OFW? Sabi kasi ng mga kaibigan ko, maswerte daw ako. Nasa abroad nanay ko, maraming daw pera. Laging akong may bago, sunod sa uso. Iniisip ko kasi kung totoo ba, naswerte ako. Mahigit 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho abroad. Karamihan sa kanila ay household service workers. Mga magulang o OFW ang gustong mawalay sa pamilya kasi siyempre gusto mo laging buo. Alam naman nila kung bakit ako sila kamahal at saka alam naman nila kung bakit ako nagtrabaho sa ibang bansa. Para sa kanila, kung papipiliin ako kung may maganda akong trabaho dito na katulad doon, dito talaga din ako sa Pilipinas. Kahit masakit na, kailangan ko mag-sacrificio para sa pamilya. Kapinas, Janet Umali po. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang mga makabagong bayani kung tawagin. Mga bayaning ang tanging sandata ay pagmamahal at pangarap. Mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpapakahirap, nagtitiis, at nagsasakripisyo sa ngalan ng magandang bukas para sa kanilang mga anak. Kapinas, isang pagpupugay sa makabagong bayani na makabagong panahon. Dito lang sa Janjo TV, an OFW special. My purpose why I'm going to abroad is to earn money, give a better future of my child, support my family, to help my family, to help my family, thank help you. My family, thank you. Natatandaan ko pa noon, nandito pa ang nanay ko, lagi silang nag-aaway ni tatay. Kulang daw kasi ang perang binibigay ni tatay, hindi makakabuhay ng pamilya, hindi makabayad ng utang. Kaya na magkaroon ng chance si nanay na mag-abroad, hindi siya nagdalawang isip na iwan kami. Ang naalala ko noon, iyak siya ng iyak, kasi iiwan niya kami, pero sabi niya, para sa amin din yun. Hinatid namin siya sa may malaking eroplano. Tapos nun, hindi ko na siya nakita. Wala nun, masarap na kinakain namin. Nabibili ko na gusto ko. Nakabayad na kami ng mga utang sa tindahan. Pinapagawa na nga bahay namin eh. Dapat masaya na ako, diba? Pero bakit parang may kulang pa rin? Wala na nga pala naglalambing. Wala nang nagigising sa umaga. Wala nang nag-aasikaso. Busy si tatay pagpapagawa ng bahay. Hindi naman madalas tumawag si nanay. May maganda nga ang bahay. Wala namang nanay. May naiwang tatay, iba naman kinakaray. Pati sa eskwela, wala na akong kasama. Kailan ko kaya maaabot kay nanay ang medalya? Kailan kaya siya uuwi? Kailan ko kaya siya mayayakap muli? Maswerte ba kayo, mga anak ng OFW? Kung sa tingin mo maswerte ka, pa-share naman. Para maibsan naman ng lungkot ng nararamdaman ng iba. Just comment below. Hihintayin ko. Ang alam ko lang, lumaki ako na walang umaakay sa akin. Yung walang nanay na nagsasabing, magaling ako. Na maganda ako. Na espesyal ako. Talagang gusto kong sabihin. Mas malaki na wala sa amin kung iwan mo kami. Ay, hindi kayang palitan ng kahit anong bagay. Hindi
hindi kayang tumbasan ng pera. Ikaw yun eh. Ang nanay namin. Inay, aking nalaman na ang pagtatrabaho mo pala sa malayo ay hindi biro. Na ang naramdaman kong labis-labis na kalungkutan ay iyo din palang naramdaman. At ang pangungulila ay iyo ring naranasan. Sa madaling salita, pareho pala tayong nahihirapan. Kaya inay, maraming salamat sa pagsasakripisyo, sa pagtitiis, para mabigyan lang ako ng magandang buhay. Mahal na mahal kita. Kabinas, Janet Tomalipo, nagpupugay sa makabagong bayani ng bagong panahon.